cross as you wait for the crown. Tell the world of the treasure you found. O Come to the Altar. Yan po ang awit ng Elevation Worship. Invitation po para sa ating lahat na lumapit. Altar represents the presence of the Lord. Lumapit tayo sa presensya ng Diyos. Yan po ang kailangan natin na tayo ay maging intimate sa ating relasyon sa Diyos. Magandang umaga at magandang araw sa ating lahat, mga giliw nating sumusubaybay at tumatangkilik sa ating pong daily devotional. Welcome po. Today is October 7, 2020 and it's Wednesday. Alam ko po na since nabago po yung schedule, pangatlong araw natin sa bagong time slot, alas 6:30, 6:30 a.m. na po ang ating devotion. At dito po ang aking broadcast ginagawa sa Hong Kong, China. At umaasa po ako na nagsisilbing pagpapala ang ating mga gawain katulad po nito para sa inyong lahat at para sa inyong mga mahal sa buhay. Kung ito po ay nagsisilbing pagpapala sa inyo, pwede din pong magsilbing pagpapala sa iba. So, pindutin po natin ang share button at may share natin sa ating FB account. At patuloy po tayong maging multiplier. At marating ng mas maraming tao ang pang-araw-araw na mensaheng katulad nito. Magandang umaga sa inyo at magandang araw para sa lahat ng nasa iba't ibang mga dako. Napakaganda po ang ating pag-uusapan uli ngayon. Siyempre, pagsalita ng Diyos, laging maganda at laging mabuting balita ang dala nito para sa atin. So, inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa panalangin at simulan natin ito sa pagdulog sa Diyos. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat uli, Panginoon. Sa araw na ito, isang mapagpalang araw, isang araw na punong-puno ng kagalakan, alam namin ang naghihintay sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami ngayon na maunawaan ang lahat ng mga spiritual na bagay na nais mong iparating, matanggap namin ang magandang plano mo, mabasa namin ang nais mong ipahayag, at habang nagpapahayag po ang iyong lingkod, I declare healing and miracles in the name of Jesus sa lahat ng may mga sakit at may mga karamdaman. Humihiling din po ako ng provision sa mga pangangailangan namin at kalakasan sa aming mga kahinaan. Ang guidance po sa aming mga confusion, sa aming mga bagay-bagay na hinaharap. Nagtitiwala kami sa iyo na ang araw nga po na ito ay araw ng pagpapala sa amin, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan mo kami na matanggap ang mga inihanda mo sa amin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Purihin ang buhay na Diyos. Ngayon po ay ang ating pong topic na pag-uusapan ay God means what He says. God means what He says. Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Pag sinabi niyang ganito, yun at yun ang mararanasan natin. Pag sinabi niyang ibe-bless kita, kapag susunod ka sa akin, mararanasan po natin yun, sigurado.
pagpapalain niya tayo, susunod tayo sa Diyos, makakaranas tayo ng blessing ng Diyos, at pag sinabi naman niyang, pag hindi ka sumunod, ito naman ang mga susunod na mga consequences ng iyong dipagsunod. Sigurado din na mangyayari yun. Hindi pwedeng pag sinabi niya, sumunod ka at i-bless kita, gagawin niya. At hindi naman pwedeng pag hindi ka sumunod ay ito ang mangyayari tapos hindi naman niya gagawin. God means what He says. Gagawin niya kung ano ang sinabi niyang gagawin niya. Sapagkat siya ay Diyos, sapagkat siya ay hari, ang salita ng hari ay hindi nababali, sabi nga sa isang kasabihan. So sisimulan natin mga minamahal ang key passage natin related sa ating topic, God means what He says, sa Judges chapter 16, beginning verse 21, and I will read from the NIV, the New International Version. Ito po sabi sa 21. Then the Philistines seized him, gouged out his eyes, and took him down to Gaza, binding him with bronze shackles. They set him to grinding grain in the prison. But the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Now the rulers of the Philistines assembled to offer a great sacrifice to Dagon, their god, and to celebrate, saying, "Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands." When the people saw him, they praised their God, saying, "Our God has delivered our enemy into our hands, the one who laid waste our land and multiplied our slain." Verse 25, while they were in high spirits, they shouted, "Bring out Samson to entertain us." So they called Samson out of the prison, and he performed for them. When they stood him among the pillars, Samson said to the servant who held his hand, "Put me where I can feel the pillars that support the temple, so that I may lean against them." End of reading. Purihin ang Diyos ang ating pong pag-uusapan para sa lahat ng ating mga late tuners. O ngayon lang po kayo naging available dahil maaga po 6:30. God means what He says. Hindi nagbibiro ang Diyos. Pag sinabi niya, tiyak, sigurado, 100% gagawin niya po yan. At inugnay natin ang topic natin sa pagbasa ng ating key passage in Judges chapter 16 verses 21 to 26. At dito na po nakita natin sa istorya na siya po ay nadakip na, nahuli na ng mga Philistines. Alam niyo naman na ang mga Philistines ang pinaka matinding kalaban ng Israel sa mga istoryang ito. At nung nahuli na po siya, ay dinukit ang kanyang mga mata. At siya'y dinala sa Gaza, kung saan, alam niyo naman ang Gaza, tatlong lugar po yung kanyang napuntahan. Sa ating pag-aaral, he went to Timna. At dun sa Timna, meron siyang nagustuhang babae. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinabi niya sa kanyang nanay at tatay, "Kunin niyo siya, gusto ko siyang maging asawa." The following story, si Samson ay pumunta sa Gaza at meron siyang nakarelasyon na isang prostitute, at again, kahinaan uli sa kanyang pagkatao ang naging puntirya. Ang pangatlong kwento, pumunta siya sa Valley of Solek at doon niya naman na-meet si Delilah, na siyang naging dahilan upang sa kanyang walang humpay na pagpilit
kay Samson na i-reveal ang secret ng kanyang pambihirang lakas. At to make the long story short, na isahan po siya. So from Timna to Gaza to Valley of Solek. Alam na ho natin lahat yung topic natin 2 days ago. O nung Monday po yan, your weakest point. Talagang ang puntirya ng kaaway, ang kanyang focus, na ilagay lahat niyang energy niya para tayo ay wasakin, sirain, ay yung ating mga kahinaan. At talagang inaalam niya ang ating mga kahinaan sapagkat doon lang siya pwedeng pumuntos. Kapag tayo po'y mahina, at yun naman ang kanyang pagkakataon, nagamitin niya yung mga iba't ibang offer na connected sa ating kahinaan. Kaya po, your weakest point. Then, kahapon ang pinag-usapan natin ay playing with sin. At sinabi ko nga po, huwag tayong maglalaro ng kasalanan. Baka kapag na-realize na nating hindi maganda at hindi tama yung ating nagagawa, ay huli na ang lahat sapagkat malalim na at malaki na ang damage, irreparable na, beyond repair na, at mahirapan na tayong kumalas sapagkat itong nangyayari po kay Samson, may mga soul ties na po eh, no? Sapagkat siya na mismo ang dumadayo, siya na ang pumupunta, siya na ang lumalapit sa mga lugar ng kasalanan. Naglaro at naglaro siya ng kasalanan until totally yung kanyang paglalaro ang naging dahilan upang siya ay maging casualty, upang siya ay maging biktima ng kaaway. At nabasa natin kahapon na sa kanyang napakaraming mga advices, mga counsel na tinanggap mula pa sa kanyang mga magulang, pero sabi ko nga, pumasok dito, lumabas sa kabila, naglaro siya ng naglaro, siya na ang lumapit ng lumapit sa kasalanan until dumating na ang punto na sa chapter 16 verse 20, umalis na ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. At pag-alis ng presensya ng Diyos sa kanyang buhay, ay nahuli na siya ng mga kalaban, Philistines, at siya ay nilagyan ng shackles, ng kadenang gawa sa mga tanso, sa kamay at sa paa, at dinukit ang kanyang mga mata. Ang sumunod pong istorya, dinala siya sa Gaza. Sanay na siya dyan sapagkat galing siya sa Gaza kung saan meron siyang nakarelasyon na isang prostitute. And they set him to grinding in the prison. Kita ho ninyo ang dating judge ng Israel, dating Nazirite, dating ika nga may pambihirang lakas at pambihirang kapangyarihan ay nakulong na. Tingnan niyo ang humility, ang humiliation na kanyang naranasan. Ganyan po. Kaya warning sa lahat sa atin, grabe po ang humiliation na mapapasa atin kapag ka hindi tayo nakinig sa napakaraming mga warnings ng Diyos. Gumagamit po ang Diyos ng tao, sitwasyon, para iparating sa atin ang kanyang babala, kanyang warning. Pero kapag tayo po ay naging matigas, tayo po ay naging stubborn, dadating ang panahon na hindi na natin maranasan yung dati nating nararanasang kapangyarihan na galing sa Diyos. Yung kanyang sabi nga, but the hair on his head began to grow again after it had been shaved. Talagang shinave po ang kanyang ulo, inalis ang talagang kinalbo po siya. Ngunit nagsimula nang tumubo uli ang kanyang mga buhok. At yung mga rulers ng mga Philistines ay nag-assemble
para mag-offer ng sacrifice sa kanyang kanilang Diyos, Diyosan, ng pangalan ay si Dagon o si Dagon. At nag-celebrate sila at ipinagbubunyi ang pagkakadakip kay Samson na katumbas sa pagkatalo ng Diyos. Meron niyo po yun? Na dahil sa pagkakamali, dahil sa kasalanang hindi na pagtagumpayan ni Samson, hindi lamang siya ang na-humiliate, na damay ang pangalan ng Diyos. Sapagkat nagbubunyi ang mga Philistines hindi sa ating Diyos, hindi sa Diyos ni Samson, kundi sa Diyos nila na si Dagon. Ang kanilang pasasalamat, isinisigaw nila, "Our God has delivered Samson, our enemy, into our hands." And when the people saw him, nakita nila si Samson, they praised their God. Lalo silang nagpuri sa Diyos nila. At ang sinisigaw, "Our God has delivered our enemy into our hands. The one who laid waste our land," ang taong sumira sa ating lupain, ang taong napakarami niyang pinatay sa ating mga kababayan. "And while they were in high spirits, they shouted, 'Ilabas ninyo si Samson upang i-entertain tayo.'" Grabing humiliation po, ano? Sabi nila, "Bring out Samson to entertain us." So nilabas nila si Samson out of the prison and he performed for them. Yan po ang sitwasyon. Napakasaklap. Kung meron pong tinatawag na acceleration of blessing, ito naman ay grabbing decrease ng dating presensya ng Diyos, dating gamit ng Diyos, pero dahil hindi nakinig sa mga pangangaral, hindi nakinig sa mga pagpapayo, dumating na ang punto na kailangan niyang danasin ang mga bagay na ito. Bakit po? Because Samson played with sin. Seryoso po ang Diyos eh. Pag sinabi niya, "Huwag mong laruin, huwag mong gawin, huwag mong hawakan yan, tama na yan." Meron siyang ibig sabihin, hindi po pwedeng tama na yan, huwag mong gawin yan, pero nagpapatuloy pa rin tayo. Meron tayong kalalagyan. Lahat naman po tayo nagkakamali. Tayo naman po ay nakagagawa ng mali. Pero ang magandang pag-uugali dapat ay yung pag narinig natin ang isang warning, narinig natin ang isang pasabi sa pamamagitan ng taong gagamitin ng Diyos o sirkumstansyang gagamitin ng Diyos, kinakailangan makinig na tayo. Huwag nating hintayin. Ito pong istorya ni Samson ay istoryang inilagay, pangyayari pong totoo ito sa Biblia, isinulat sa Biblia upang maging babala sa atin. Do not play with sin. And Samson played with sin. Naglaro siya ng kasalanan. And so now the time had come when Samson needed the power of God and it was gone. Sa huling bahagi ng pag-aaral natin kahapon, akala niya ay nandun pa yung kapangyarihan na binigay sa kanya ng Diyos. Pero paggising niya ay hindi na siya makawala sa pagkakagapos sa kanya sapagkat nawala na yung kanyang lakas. Dahil sa walang humpay na paghingi ni Delilah ng sagot kung saan nanggagali ang kanyang kapangyarihan. At nung i-reveal niya, ginawa sa kanya, umalis ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Dumating na po ang panahon na nung kailangan niya ang kapangyarihan ng Diyos, it was gone. Siguro ang tanong, how about you? Kumusta ka, kapatid? Meron bang mga bagay na binibigyan tayo ng Diyos ng mga unang pasabi? Gumagamit siya ng mga tao,
na mga sirkumstansya, mga pangyayari, para i-relay niya, i-convey niya ang mensahe sa atin. Kaya ang tanong, nakikinig ba tayo? Huwag nating hayaang magaya tayo kay Samson. So ang mga tanong ay, how about you? Have you been playing with sin? Tayo mag-reflect sa mga tanong na ito. May mga kasalanan din ba tayong nilalaro? Naglalaro din ba tayo ng kasalanan sa buhay natin? Meron ba tayong continuing bad habits? Isang maling gawa na ipinagpapatuloy natin. Are we walking in rebellion? Tayo ba'y lumalakad na nagre-rebelde sa ating mga magulang, nagre-rebelde sa ating mga leaders, nagre-rebelde tayo sa ating pamilya? Meron bang rebellion sa buhay natin? Meron ba tayong rebellion against God? Meron bang pangyayari na hiningi mo sa Diyos na hindi niya binigay at naging dahilan para ikaw ay magrebelde sa Diyos? Yet, your sin has not been exposed. Huwag nating hintayin na dumating ang punto na i-expose tayo, malalagay tayo sa kahihiyan at malalagay ang pangalan ng Diyos sa kahihiyan. Yan po ang pangungusap ngayong umaga. So let me warn you right now that this is the mercy of God. Itong mga ginagawa natin ngayon na pangangaral ay pagpapahayag sa habag ng Diyos. Habang nakakapakinig pa tayo, hanggat meron pang conviction ang Holy Spirit sa atin, habang pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, meron pa tayong naririnig na tinig ng Diyos, nandyan pa ang Diyos. Huwag nating hintayin na tuluyan ng maglaho ang presensya ng Diyos sa buhay natin, ang grasya ng Diyos sa buhay natin. Huwag nating marating at abutin yung tinatawag na sukdulan na hindi na kayang i-repair. Malalim po ang narating ni Samson. Ang hukay na kanyang narating ay nahirapan na siyang halos bumalik at bumangon. So if you continue on that path, there will come a time when you reach out for the touch of God and you won't be able to find it. Itong mga warning ay know na itong ating pangangaral ngayon ay nagsiserve na warning sa ating lahat. Pero kung magpapatuloy tayo sa daan, sa landas ng na masama, may panahon, may tamang panahon na kapag dumating na yung time na mag-reach out na tayo sa Diyos, ay hindi na natin matagpuan ang parehong nararanasan natin ngayon na kinakausap pa tayo ng Diyos. You will cry out for the presence of His Spirit, but find that the sense of conviction of the Spirit has departed. Pag dumating na yung panahon na tayo iiyak para ibalik ang presensya ng Diyos sa buhay natin, ang banal na Espiritu sa buhay natin, but find that the sense of conviction, wala na yung sense of conviction of the Holy Spirit, kalus na yung heart natin, nagkakalyo na yung puso natin, na hindi na natin maramdaman yung conviction na binibigay ng Holy Spirit, you will find your heavens have turned to brass. Yung ating langit na pinakamimithi ay naglaho na, sapagkat ang ating mga kamay ay nakakadena na, ang ating mga paa ay nakakadena na. At alipin na tayo ng kaaway. Nakita ho ninyo sa binasa natin kanina na pag pinasayaw tayo,
wala na tayong magagawa kundi sumayaw, kundi sumunod sa kaaway sapagkat alipin na niya tayo. Dalayan ko po na huwag tayo makarating sa ganitong estado sapagkat masaklap po ang kasasapitan ng nasa ganitong estado. Ayon po sa Proverbs chapter 1 verse 26, nais ko pong magbasa po tayo sa Proverbs 1:26 in the NIV. Atin pong basahin. Ito po ang sabi sa verse 26. Basahin na hanggang verse 31. I in turn will laugh when disaster strikes you. I will mock when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then they will call to me, but I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the Lord, since they would not accept my advice and spurned my rebuke. Last verse. They will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. Yan po mismo ang kasasapitan. Sabi ng Panginoon, tatawanan kita sa panahon ng iyong kalamidad. Imamak kita sa panahon na sinasabi mong may takot ka pa sa akin. So ito po, dahil ang naging puhunan, kita nyo, pag napuno po ang Diyos, ano? Yes, ang kanyang anger will not last for a lifetime. It's only for a moment. Pero yung moment na yan, maraming pwedeng ma-accomplish sa atin. Yung maikling panahon ng kanyang galit ay marami siyang pwedeng sirain sa buhay natin. Kaya wag nawa umabot ang bawat isa sa atin sa ganitong sitwasyon. Don't wait for another day. Wag mo hintayin na baka bukas pwede pa naman akong magsisi. Pag na-realize mo na sa oras na ito habang nag-uusap-usap tayo, napaka-personal pong aking pakikipag-usap sa iyo, sa inyo mga kapatid. Pag na natin ipagpabukas, huwag tayong gumawa ng mga reasoning, mga alibis na hindi ko pa kaya, nahihirapan akong isuko ito, hindi ko kayang isuko ito. Well, huwag mong ipagpabukas, humingi ka ng grasya sa Diyos na maisuko ang anumang bagay. Ask God to deal with your hidden sins and bad habits today. Humingi tayo ng grasya sa Diyos na bigyan tayo ng kalakasan na isuko ang mga kasalanang ginagawa natin at yung mga bad habits na patuloy nating pinapractice. Mga kaibigan, tandaan po natin na hindi pwedeng ipagpabukas ang kaligtasan, ang pagliligtas ng Diyos ay ngayon. Ngayon po ang araw ng kaligtasan. So we need to repent for our rebellion and ask God to place within us the spirit of obedience. Saan tayo may rebellion? May rebellion ba tayo sa Diyos? May rebellion ba tayo sa ating pamilya? May rebellion ba tayo sa sino mang tao? Ito ang panahon na humingi tayo ng spirit of obedience at matapos na itong lahat ng pangingibabaw ng kasalanan sa buhay natin. Hallelujah. So sa oras na ito, mga minamahal, bago tayo magtapos sa ating pag-aaral ngayon,
ating i-declare uli ang mga katagang ito. Sabihin natin, I repent of all rebellion and I ask God to place within me the spirit of obedience. Amen. One more time. I repent of all rebellion and ask God to place within me the spirit of obedience. Amen and amen. Yan po ang taimtim na panalangin natin, declaration natin, sapagkat hindi pa po huli ang lahat. Meron pa tayong panahon na magbalik loob sa Diyos. Hindi pa niya inaalis ang kanyang spirito. Tayo may conviction pa din. Ang nakakaramdam ka ng conviction, nakakaramdam ka ng warning ng Holy Spirit. Huwag na nating ipagpabukas, huwag nating i-procrastinate, i-postpone ang anumang decision na pwede nating gawin ngayon. Manalangin po tayo sa Diyos. O aming Ama, nakasulat po ang kwento ni Samson at ito'y nagsisilbing warning sa amin. Ayaw nating naming sapitin ang mga sinapit ni Samson. Nadali siya ay naglaro sa kasalanan, siya mismo ay inexpose niya ang kanyang sarili, ang kanyang kahinaan, at yung kanyang kahinaan ang naging atake ng kaaway. At sa panahon na gusto na niyang magbalik sa iyo, ang presensya mo'y umalis na sa kanya. Ayaw po naming mangyari sa amin, kaya sa oras na ito, anuman po ang nakikita mong kasalanan sa buhay namin, anuman ang nakikita mong rebellion sa buhay namin, anumang mga bad habits ang aming mga nagagawa, sa oras na ito, humihingi po kami ng grasya. Tulungan mo kami at isinusuko namin ang lahat ng ito sa iyo. At bigyan mo kami ng grasya na makabangon, makapagsimula uli ng magandang buhay. Maraming salamat. Ang sino mang lumalapit sa iyo, hindi mo tinataboy. Kinatanggap namin ang iyong kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Purihin ang Diyos. So, it's Wednesday, mga kapatid. Meron tayong Hope Hour, alauna. Nagbago na po yung time slot natin. At dahil Miyerkules po, meron din tayong Zero Gravity Podcast, alas 7 mamayang gabi. So, kita-kita tayo ulit. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po. And Shalom. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide.
Precious blood.